Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so sa video na ito mga idol, i-review natin si Kiki E Audio CA60 ng Cebu. Ayan, so maraming salamat sa customer natin na nagdala dito sa atin. So wala namang problema ito mga idol, for revision lang naman, no? For revise. Dahil nga, yung mga problema natin sa mga amplifier natin ngayon ay maagang nag-clip. Okay, so CA68 ng Kiki E. So maganda, no? Naka-breaker yung kanyang switch. Okay, so titingnan natin ang kanyang loob, syempre. Ayan, so sa soft start panel, compare natin sa ibang brand. So iba siya, magkaiba yung design niya sa kanyang soft start. Hindi naman yung mga arrangement, no? Ibang-iba siya. Pero yung pagka-design siguro ng kanyang delay ay the same lang naman. Yan, yung arrangement lang, yung laki ng panel. So maliit lang siya dahil nga gumamit sila ng breaker na switch. Okay, so CA68 nagkiki. So titingnan natin yung kanyang transformer. Ayan. So bali yung mga Kiki na brand mga idol, so meron talagang trademark, no? Naka-trademark sila siguro. Pero hindi ko na sure kung registered ba talaga sa trade marketing. Dahil kung registered dyan, pag ginaya mo, eh magkakaroon kayo ng kaso niyan. Okay, so bakit ko nasasabi na trademark? Dahil kahit yung transformer nila merong talagang brand name. Ayan, no? KKA Trading. So, meron talagang brand name. Unlike sa ibang mga brand, wala, nakalagay lang ganitong specs transformer, tapos yung kanyang kung ilang KBE siya. Okay, ayan, so titingnan natin secondary output, yun lang naman ang pinaka-importante. Ayan, so nasa 144 volts AC yung kanyang secondary output. So hindi lang ako sure kung pure copper siya. Okay, so titingnan natin yung kanyang mga rewind. So medyo manipis lang yung wiring, pero tingin ko doble, doble yung pagkakarewind siya. Yan. So tingnan nyo naman yung kahit yung rubber cup lang ng ano, transformer, oh, meron talagang pangalan ng Kiki E Trading. So si Kiki E Trading mas kilala sa mura bintahan ng mga amplifier. So mga mura lang po yung kanilang mga amplifier. So ganito tulad ito, siguro mga ano lang to, nasa 40 plus siguro. Okay, so main amp. Okay, so yung gamit ng transistor ay NJW. Ayan, siguro 15 pairs to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 pairs yung kanyang power transistor na NJW. Ayan, so steeper, 4 pieces MOSFET per step. So naka 3 step po siya mga idol. Okay, so capacitor, 16 pieces yung gamit, 100 volts sa 15,000 UF yung kanyang specs ng capacitor. And so, okay. So ayos na ayos na rin yung kanyang specs ng capacitor mga idol. Okay, so syempre circuit design. Yan, so ito siya. So 553 to differential, so halos the same lang po mga idol sa ibang mga brand na amplifier. Wala talagang himpis. na the same talaga mga idol. Okay, so kung i-compare natin yung kanyang main amp sa ibang brand, compare natin sa brand T. Sasabihin na lang natin, Turbulence. Hindi naman tayo nanira ng brand dito eh. Turbulence na brand. Kung naalala ninyo, meron ako ni-repair dito na CW2000. The same po sila mga idol ng mainboard. Same talaga. Mainboard. Yung kinaibahan lang ni Turbulence yung kanyang power transistor ay MJL. So kaya medyo mas mahal si Turbulence compare siguro dito, kasi yung transistor na ginagamit nila syempre mahal din. Okay, so 15 pairs din po yun mga idol. So MJL lang po yung gamit. Si KKA C60 ay NJW po. Ayan.
compare naman natin yung specs ng NGW at saka sa MCL, the same lang naman sila. Pero pagdating siguro sa performance, durability, mas lamang si MJL. Yan. Okay, so ito po yung brand ng Cebu amplifier. Malakas ito sa Cebu. Pagdating sa bintahan, si ano nga eh, Tucson ra na ano na, na medyo na holy na siya pagdating sa bintahan, paglabas ni Kiki Audio. Sa malaking company kasi to, grabe, yung finance nito marami, kaya bulk-bulk sila mag-order si Kiki. So meron na rin silang mga malalaking amplifier, syempre. Magpapahuli ba naman yan? At syempre, galing din naman sa China. So alam naman natin, pag China, yung agent ng mga factory, marami yan. Binibenta nila yan, iba-iba. So bahala ka na, kung bibili ka, papangalanan mo ng iyong brand, syempre. Open naman yung China pagdating sa brand. Wala naman silang ano, tawag dito, sariling brand, kumbaga. Okay, ayan, so back panel. So maganda rin yung pagkakagawa na kanyang back panel, no? So the same lang naman yan. So ito lang yung mga ano lang, mga naka-imprint na ganito. So parang iba siya. So compare natin dito, ayan, no? Diba? Si Kiki, meron talagang image. So ibig sabihin nito, meron talagang ano na si Kiki sa factory nila, no? Parang regular talaga na customer na. So sa E68, ni-revise ko na ito mga idol. Tatry lang natin, no? Mamaya o sa susunod na araw, kasi grabe yung ano dito sa shop ko yung gawain. Marami-raming pumapasok na repair. So tingnan nyo naman, meron na naman tayo ditong Hurricane 5000. So kung compare natin pala dito sa Hurricane, hindi ko lang mabuksan si Hurricane. Hindi ko na kasi ma-ano eh, kasi ako lang mag-isa, so mahirap magbuhat. Kung compare natin dito, si Hurricane naka-ano lang, naka-SMD yung ito, PMA 5000. Ito kasi yung mga unang labas na mga Hurricane. Pero compare natin transformer, mas malaki si Hurricane, tapos mas mataas yung volts niya. Nasa 159 volts si Hurricane. Ayan, so okay. Ito Kiki C68, the same sila ng laman ni Turbulence CW2000. Pero si Turbulence CW2000, nasa 159 volts AC yung kanyang transformer, mga idol. Tsaka medyo mas malaki yung transformer ni CW2000. Pagdating naman sa mainboard, the same lang po. Part resistor, MGL si Turbulence, si Kiki NJW. So kaya mas mura si Kiki. So, pwede naman kayong bumili syempre ng Kiki. Papalitan nyo yung transistor, pwede naman yan pag nasira. Okay, so hanggang dito lang muna yung update natin, mga idol. Hanggang sunod natin mga upload. Maraming salamat.